Uy, may kalbong inakay na naman tayo dito, mga tropa. Ayan o, kalbo, walang balibo. Ano kayang nangyari dyan? Yun, welcome back mga tropa, dito sa Maklon Brothers TV. For today's video, mga tropang kalapatids, ay papakita ko sa inyo yung kalbo nating inakay. Kalbo na yan, mga tropang kalapatids. Red eye pa. Pwede na! Uy, san pa kayo mga tropa? Ano kaya yun mga tropa kalapatids? May diferensya pa yung young bird o ganun talaga? So papakita ko rin sa inyo yung mga nakabreed natin at yung mga binago ko dito sa breeder section natin. May mga ipapaship din tayo bukas. Ipapakita ko sa inyo kasi ihihiwalay natin dito sa double cage natin para madali nating makuha at ma-quality check natin mga tropa kalapatids. So ano pang inaantay nyo? Check muna natin sila. Unahin muna natin itong breeder section natin mga tropa. Uy, nakita nyo may harang na oh. May tagpi-tagping harang na mga tropa kalapatids. So ang ginawa natin dito ay yung parang ginawa natin dito sa may kabilang side. Oh, ito oh. Ginawa natin sa mga youngster natin na hiwalayan. Diba? Na-video ko ito nung nakaraan yan. Against the light lang mga tropa kasi dito na yung araw pahapon na. So yan mga tropa, ito yung ginawa natin. Naging effective siya mga tropa. Ang ganda ng mga youngster natin dito na arawan sila tuwing umaga. Then tuwing hapon, makita nyo yan. Wala na dito yung sikat ng araw. Kaya fresh na fresh sila. Ayan mga tropa, dito natin sila videoan. So yan mga tropa, kalapatid sas, maluwag. Ayan makikita nyo, maluwag doon no, mga tropa. So ganito rin yun, kasing laki yan yung nandito sa side na to. Yun ang ginawa natin, imbis na nakatengka lang, ayan, ginawa natin tagpi-tagpi ulit. So cable-cable tayo lang, yan lang ano natin, medyo pako sa dulo, namulo tayo ng mga steel matting na mga sobra sa mga dati nating pinagawa na loob. Hindi na tayo gumastos mga tropang kalapatid. So ayan, napakinabangan natin. So pagka puno na dun sa kabilang side, dito naman sa kabilang side yung lagay natin ng mga youngster. O kaya doon magugulang na, tapos yung mga bagong walay dito muna para hindi sila awayan, di ba mga tropa? Ang galing! Ang galing! Ang galing! So ito mga tropa, yung gitna na to, yung natira. So ito yung lagay natin ng mga patukaan natin. Yung mga lagay natin ng mga patuka. So ang nangyari dito mga tropa kalapatids, ipa-flex ko lang yung mga bago nating style ng patukaan. So ito mga tropa oh, para may idea rin kayo. Nakikita nyo ito, PVC pipes lang to mga tropa. Ang sukat nito mga tropa, kung di ako nagkakamali ay D3 o 3.5. Basta ganun lang mga tropa. May mga scrap ako dun sa site no, nakakuha namin. Pinagawa ko, pinagputol-putol natin ganyan. Tapos, ayan, pinalagyan natin ng takip dito. Kasi ito matigas mga tropa oh, kasi una ang ginagamit namin, ito mga babasagin na mga paso. Pag nalaglag mga tropa, goodbye Philippines. Yung mga tropa, ang bilis basira. So, naging ano yon, naging ito, para hindi masyadong nasira. Pero ito okay din. Ano siya mga tropa naman, yung rubber. Ayan. Ito naman maganda rin, hindi rin siya nasisira agad at tumatagal mga tropa. So, ayan yung naging rubber namin. Tapos ito, kung gusto nyo makatipid, bumili lang kayo ng isang piraso na PVC pipe sa mahaba. Pag ginatin nyo, sobrang dami na yun mga tropa. Ayan yung mga ano natin, oh, yung mga lagayan. Mga, ayan lang yun, mga magkakasama mga tropa. Oh, ayan. Ito nyo, kulay ano na. Mga ano lang to, scrap. From scrap materials, nakagawa tayo ng ano dito, ng pakainan. So, ayan. Oh, kahit malaglag to mga tropa, solid to. Ayan, plastic na sobrang solid na ito. Eh, napakamahal ngayon ng ano, ng ganito sa poultry. Ayan, oh. Ito, ano to, rubber. Ito yung huli nga natin na binili. Kasi okay to, kahit malaglag. Yung paso natin, sobrang dami dati ngayon. Naubos na, kalalaglag. Pag nalaglag, goodbye na agad eh. So, itong ano, yung huli natin binili na rubber naman yan, tumatagal yan. Puro rubber yan mga tropa, ito lang yung nadagdag. Imbis na bumili tayo kasi kulang na yung pakainan natin, yun naisipan natin na magpagawa nito. Yan, pinagawa lang natin to sa ano natin, sa kasamahan sa trabaho. Yan, pinaputol, tapos nilagyan lang na ito, tapos dinikit mga tropa. Yun lang, simple lang mga tropa yun. Na-share ko lang. Okay, iyak. So ito, pati yung lagay nating singseng, dito ko na nilagay mga tropa. So ito yung mga commercial banded natin. Tapos ito ibang na mga natira. Then ito yung mga pang south lang. BFRC talonan. Yan, lilipad 4. Tapos
to tatlong combine MacArthur BBC Manila. So ayan yung susuksukan lang natin, pito. So ang dami nating nakasalang dito mga tropang kalapatid. So open kami magpassing seng sa may gusto mga tropang kalapatid. So pipakita ko sa inyo kung ano to mga to mga tropa. So ito una natin sa cage number 1 natin, etong parang nag-o-opal ay inbreed yan ng 13th overall champion. Then yung hen na nakaupo ay 3rd overall champion Beckert line mga tropa. Then sa cage 2 natin, ito last ano na to, last breeding ko na nito, iiwalay na namin to after huling clutch na to, si Tatay Red Nitro cross sa anak ni 6 points namin na may pasok ng Koopman Peter Sian, yung checkered mga tropa. Then ito third cage natin, etong nakaupo ay inbred Egayap from Sky Glory Lop. Then ito yung 13 overall champion, siya yung ano anak nung ano nung nandoon na inbred, ito yung pinaka 13 overall champion superset winner. Then support natin ay hindi pala to ano pasuksok, hindi tayo mapapasuksok kasi inbreeding natin to mga tropa na 16th overall yan si Palito yung buwabara ko, 16th overall champion complete clocking 7 laps North Derby race, nilipad ni paring Anthony, nakuha natin sa kanya. Tapos pinahiram niya dito yung nanay para ma-inbreed namin. Ayan, matanda na kasi itong nanay na to para makuha na namin ng mga inbreed. May mga nakuha na tayo, may dalawang clutch na nakuha, yung pangalawang clutch isa nga lang, pero yun ano yun Glacier yun, kaya hiwalay lang natin na nandito mga tropa. Then ito pang ano natin sa cage number 5, yan Benito Goke Opal line yung opal. Then anak ni Red Nitro yung hen, yan napakaganda off color, sa mahilig mag off color message lang kayo. So ito naman ay to yung kalbong inakay mga tropa. So si Aguila yung tatay nila, ayan nilipad natin yan, yun na Aguila o Falcon yan na umuwi, pero napakatibay ng lahi niya mga tropa, uuwi at uuwi. Kinross natin dito sa blue bar na Taiwan bird yan, may sensor pa yan mga tropa. Then sa ano natin case number 7, kapipisa lang yan, napakaganda ito Vandenbroek line from Pax Scarpio mga tropa kalapatids, Vandenbroek line. Then itong pencil blue bar na may white lights ay Lolita Rezo cross sa Superman line, yan dalawa papisa nila. Malamang dito ay lalagyan natin to ng South Ring. So ito ay si Golden Pair natin, isa lang ang anak na ito mga tropa. Siguro kung may magpapasok-sok dito sa Golden Pair natin ay sa next clutch na kasi gagamitin ko pang South tong unang clutch. So yung kak natin ay Sultan Kokok Babaya line, yung hen ay Pogi line ni Boss Sky Glory Lop. So ito pa pwede stop bandit ng Bayo Pigeons yung Milky, then Imbrek cross Victor Lim yung hen natin, yan pwede dito mga kasasalang lang natin. Then dito yung nakaupo ay line breed na Jelle Jelema line, napakagandang white up. Then etong barako natin ay Armstrong cross sa Basra 540536, direct natin kay G2 yung nanay niya na PHA. So yan yung mga available natin mga tropang kalapatids. So may dalawa doon, hindi sa atin yun, pabreed lang yun, kaya hindi na natin yun pwede pasuksok. So yan mga tropang kalapatids, yan yung available, pali 10 pairs yun. Pinost ko rin to sa Facebook namin kung gusto nyong makita mga tropa. Message lang kayo, yan dito sa McClone Brothers Loop na Facebook namin, sa Facebook Messenger para makita agad natin. So yan mga tropa yung itsura ng breeders loop natin. Yan. Kaya maganda yung mga walang pasok, walang trabaho mga tropa. Medyo nakakapag-ice-ice tayo dito. So ito mapapakinabangan natin dito na mailalagay yung iba. So ito, yan. May mailalagay pa tayo dito nga pala. Yan, yung mga ano natin, yung mga pigeon ID ng iba nating finisher. Then yung iba nating na na-acquire na ito, yung third overall champion, yung 13th overall champion. Eto may mga pigeon idea na pinrate natin, saka ito si Palito 16th overall champion 7 laps derby complete clocking. Yan may mga pigeon idea lalagay natin dito sa loob para pag may naglop visit dito, yan di nyo na itatanong ko ano yung nilipad, pero nandyan na kasi mga tropa, dahil hindi tayo masyadong mag champion hindi tayo nananalo, kaya bumili na tayo ng mga nanalong ibon baka sakaling mag-anak sa atin ng nanalo, di ba mga tropang kalapatid. So kahit di tayo masyado nakakapagkarera ngayon ay nakapag-ipon pa rin tayo ng mga materyales. So pag nag-focus tayo sa
karera ay meron tayong mga materialis dito sa loob natin. So, may south tayo. Paano nangyari yun na di naman pala tayo maglilipad? May mga south ring tayo. So, ito, palilipad lang natin to kay Paring Leo sa Pande. Then, ito ay sa Malolos, yung mga BBC natin, Manila. Sa Malolos, ililipad yan mga tropang kalapatids. So, kunin natin yung mga ipapaship natin bukas mga tropang kalapatids doon sa stock loop natin. Nandito na tayo sa ating stock loop. Ito yung mga ano natin, stock bird ng mga hen. Pero yung iba dito, not sure na hen pa, yung mga young birds kasi. Yung mga young birds sa hen section muna natin, sinasama para paglaki nila, saan na lang natin lilipat kung naging barako. Kasi kung sa barako agad natin lilipat yung mga possible cock, bubugbugin lang sila mga tropa. So, ito kukunin natin dyan, no? Ito, dating young bird ngayon, bumabarako na. Tulad dito, yan, pwede lang ihiwalay kasi bumabarako na. Pero ang hiwalay niya ay papunta na sa ibang may-ari. So, mamaya, tingnan natin pa siya doon sa breeder section natin. Ito, tapos yung isa pa ay, asa na ba? Ah, ito mga tropa, yan. Isang pina-ending natin na tinamaan. Papunta naman to ng Imus Cavite pa mga tropa. So, yan yung may mga pang-out pa tayo. Ito, pang-out pa natin. Breeder hen, no? Paris na paris na. May pa tayong panlatag na ending. Ito pa, yan. Breeder hen, napakaganda mga tropa. Yan, no? Ready to breed na. Pagkakuha nyo, sasalang nyo na. Kung sakaling makukuha nyo, no? Message is the key, mga tropa. Dun sa Facebook page namin. Sa Facebook Messenger namin. Maclone Brothers Loop. Meron pa tayong mga iba dito, mga pang-out, mga pinusa natin. Yan, mga natatakot, ayaw mga magpa-out chata mga tropa eh. So, balik na tayo mga tropa doon sa breeder section natin at mapintahan na yung mga ipapaship natin bukas. Opa, ito yung eco-quality check natin na ipapaship natin bukas. So, ito mga tropa kalapatis ay dadalim pa sa Imus Cavite. Napakalayo kay Bro Robert Yu. Ito, kapapanalo lang sa ending. Yan, paris sa paris na mga tropang alamatid. So, yan bro, magagamit mo to. Pwede ng parisan agad pagka uwi dyan. Purgahin mo na lang. Then, mga vitamins. Then, ready to salang na. Yan, no? Katatapos lang yan maglugon. Hindi pa nga fully molted, pero yan, tapos na halos yan. Konting-konti na lang sa balaybo sa leeg. Pero, yung mga pakpak, saka buntot, ayan, kompleto na. Yan, direct Sky Glory Loop. Red Emil ang pasok, mga tropa. Yan, may pedigree din to na kasama dun sa ano. Yan, kala nyo pagpaparisi kayo, hindi kayo pagpaparisi. So, ito naman ay kay Bro Roberto Bon. Ayan. Lolita Rezo naman ang pasok. Ayan, no? Isang pinending natin. Napakagwapong kak. Dati, young bird lang to. Ngayon, napaka-pogi na. Ayan, magagamit rin niya to dun. Good luck, good luck. Ito naman ay sa Pasig ipapadala. So, ayan ang mga ipapaship natin bukas. So, yun lang yung video ngayong araw mga tropang kalapatids. Kung ikaw interesado ka sa mga pang-out namin, pwede nyo rin tingnan sa Facebook namin, Maclone Brothers Loop. So, PM is the key sa mga interesado sa mga kumuha ng mga linyada ng Maclone Brothers Loop. So, yun lang yung video ngayong araw mga tropang kalapatids. Kung ikaw, bago ka sa channel namin, welcome sa Maclone Brothers TV. Kung ikaw nanonood ka at hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa latest uploads namin. Yun lang mga tropa, maraming salamat.